Right, mga kamugil. Yan, kumusta, no? Kumusta po kayong lahat, mga kamugil? Matagal po tayo hindi nakapag-upload ng video. Nandito pa rin tayo sa Iligan, mga kamugil, Iligan City. Nandito pa rin yung trabaho namin. Pero mga kamugil, huling video ko na to dito sa Iligan, no? Na ma-upload kasi tapos na yung trabaho namin dito. So, turnover tayo, mga kamugil, sa project ngayong araw na to. And then ngayong araw na din to, mga kamugil, uuwi na rin kami sa Davao, no? So, nandun naman sa Davao yung bago namin project. Okay? So, tingnan natin, mga kamugil, dahil maraming nagtatanong, marami ding nakasubaybay sa project na to. Kasi ito'y isang house repair, no? Inumpisa namin to house repair. So, tingnan natin yung naging resulta sa pag-repair namin sa bahay na to. Okay. Ayan, dito tayo sa tagiliran, mga kamugil, no? Sa bandang gilid nitong bahay na to. Nandito tayo sa loob, sa compound talaga niya. O, napapansin nyo, lahat ng palibot ng bahay na to, naka-flooring siya. Papunta dun. Ayan. Tapos, yung kinulay natin dito, yan po yung ating pagkakulay, no? So yung grills, ito yung kulay natin sa grills, sa bintana, no? Naka ano siya, Jalo Plus. Tapos naka screen yung window natin, pati dun lahat ng schedule ng window Jalo Plus at saka screen, no? Dito sa harap, ito yung tagiliran ng bahay na to. Dito sa harap, ayan yung forma nya. Ayan, papunta doon. Ito yung ports na ginagawa natin sa bahay na to. And then, pag-flooring, mga kamugil, papunta yun doon sa grahe, no? So, mula dito, itong wall na to, so sa kabila na yan, mula dyan, paikot doon, papunta doon. So, pupunta tayo dyan, mga kamugil, mamaya. So, ito yung pagka-repair natin. So, sa perimeter, meron tayong mga ilaw na nilalagay. Ayan, pati dito, pasindihin natin to. Balikan natin, mga kamugil, pasindihin natin. So, ayan na, no? Pinasindihin natin. Ano? Mayroon tayong mga ilaw na nilalagay. Tapos yung update ng ating pagbabako dito, mga kamukil, ito na yung forma niya. Yan na. Naglagay tayo ng pins sa taas, no. Yung mga nakikita yung bakal sa taas na nilalagay natin, grills. Dating grills niya 'yan, no. Ginamit pa rin natin para unang-una hindi masayang yung materialize na 'yan. Pangalawa, makakatipid din kahit paano makakatipid din si may-ari dito. So ginamit natin uli yung grills na 'yan. So, dati, mga kamukil, yung padiril ng nito is nandito, no? Mababa lang siya. So, yung schedule sa pagkatrabaho dito, tinambakan namin ng tinambakan tong area na to. Pinaangat ko siya ng 1 meter mula sa pinakaunang flooring niya. Kasi yung pinaka-problema dito, mga kamukil, noon, kapag umuulan, kunting ulan, nagkakaroon ng pagbabaha. Iwan ko kung bakit. Dito na stack up yung tubig, no? Dito, medyo mababa kasi dito. Papasok yung tubig ngayon dito sa loob ng bahay na to. So, kaya pinarepair ng may-ari. At pinaubaya niya sa akin lahat ng pwedeng gawin sa bahay na to, no. So walang pinakitang picture, walang pinakitang plano, lahat pinaubaya niya sa akin. Although for sure, mga kamugil, malaki yung tiwala ng may-ari dito sa akin, no. Kaya hindi ko rin sinayang yung pagtitiwala na yun. Ginawa ko yung lahat na makakaya ko dito, mga kamugil, para pag turnover natin, matuwa yung may-ari. Iwan ko lang matutuwa yung may-ari dito sa trabaho natin. So malalaman natin yan mamaya, mga kamugil. Ito yung pinakaharap niya. O yan, yung kulay. Na pati itong kulay, mga kamugil, ako lang din yung nagdesisyon nito. And then itong parang nakikita nyong muldura, no? Design to, mga kamugil. Tubular lang po yan na 2x4. Yan, papunta yan dun sa taas. Ginawa ko yung white na yun, mga kamugil, para mag-blend siya dyan sa brown, sa cladding natin, no? Wall metal cladding natin dyan na nilalagay. So kung papansin nyo, alisin natin yung white na yan. Walang kabuhay-buhay ang brown na nasa taas, no? Diba? So, ginawa ko siya ng accent. Kunting accent lang. Papunta din dito. So, yung white na yan, adapt naman sa kulay sa wall. Hindi naman siya disattracting nan, kumbaga. Iwan ko lang, para sa inyo, mga kamugil, no? Para sa akin kasi, nag-blend din yung kulay yung white na yan sa wall natin at saka dun sa brown natin. Dark brown natin. Right? And then yung ating railings na yan. Kulay din dyan, dark brown at saka white din, kinombinisyon ko siya. So, bakit ko siya kailangan may brown at saka white? Kasi una-una makikita natin yung bubong natin, yung ginagamit ko dito na external ceiling, cladding, kulay white siya. And then yung gutter natin at saka bubong, dark brown siya. So, kailangan kung ano yung nakikita sa taas, may makikita din dito sa baba. Gaya nito, makakita tayo ng dark brown at saka white sa baba. And then
sinabay ko na rin tong grills natin, no? Window grills natin. Ayan. Mapapansin nyo. So, pagtingin nyo sa bintana, makikita din natin yung railings natin dyan na dark brown at saka white din. Yung poste natin, gawa lang po to sa tubular. Pinagdikit ko. So, marami naman akong video nito, no? Sa mga nagpapagawa sa akin ng second floor na yari ko sa metal. So, yan po lang naging ginagamit kong pamposte. Tested ko na po yan, mga kamuling. Specialty ko na po yan. So, dito, yung grahe natin, tapos na din to. So, dati mga kamuling, hindi pa namin to natrabaho. Napakababa nito, no? Imaginin, nasa mga 1 meter yung tinambakan namin, napakataas yun. So, yung unang trabaho dito, mga kamuling, baliktad. Nandito yung mataas, papunta dun yung palalim, no? So, ngayon, binaliktad na natin. O, ibig sabihin, kahit nakakaranas na kami ng ulan dito, malakas na ulan, so, wala, hindi siya pumapasok. Hanggang dyan lang siya, mga kamuling, yung tubig. So, kampante po ako na safe po yung ating trabaho dito. Yung tubig na problema ng mga may-ari, hindi na po makakapasok. Ewan ko lang, mga kamukil, kung isang linggo yung ulan, hindi na natin sigurado kung hindi siya papasok ba siya o hindi, no? Basta kung papansin nyo dito, mga kamukil, napakataas niya na. Ayan, no? Yan. Mataas siya papunta dun. So, itong gate, mga kamukil, as is lang din to. Nirepaint lang natin, pinalinisan ko ng maayos. Mga kalawang pinatiktik gamit yung mga kapbra, no? Steel brass, no? Pinagamitan ko siya ng steel brass. Tapos nililiha, pagkalinis na, primeran, tapos kinulayan, no? So itong pader, mga kamukil, may video naman ako kung paano ko 'to ginagawa, itong design ng ganito, no? So technique po 'yan, mga kamukil, no? Na lagi kong ginagamit kapag mga pakyawan, kung may mga kliyente din kasi ako na rough finish yung gusto sa labas. Ito si ma'am, nung inupir ko to sa kanya, sabi niya, ikaw na yung bahala, basta sundin ko na lang kung ano yung gusto mo, yun yung ano sa akin ng may-ari. So, ginawan ko siya ng kunting disenyo. Sa lahat ng mga pader dito, ito lang yung iba yung design, no, ng pader. Ayan, may pader din sa kabila. Basta, sa lahat ng mga pader dito, ito lang yung kakaibang tingnan, no, sa design. So, pagdating naman sa pormahan ng bahay, ayan na yung pinaka-forma niya. Yan, simple lang. Yan, papunta dyan. Yan na yung kabuuang forma niya, mga kamukil. So, bali yung bubong niyan, mga kamukil, maraming nagtingin dito, tinatanong kung saan daw ako kumuha ng disenyo, sa online ba daw. So, wala po, no. Sariling idea ko po yan. Bali, 3-sided yan, mga kamukil. 1-sided, kung nakikita natin dyan, yan yung pinakaunang sided niya. And then, pangalawa niyan, mga kamukil, pang 2-sided niya, nagkaharap sila, pero kalahati lang yung kinuha ko. Yung kalahati doon. And then, yung kalahati, mga kamukil, dito ko na pinapunta, yung kalahati. So, yan po yung pag-a-estilo, no? Right? So, tapos na tayo dito sa labas, mga kamukil. Yung grahe natin, tapos na, no? Clearing na lahat, mga kamukil. And then, pagpasok natin dito, ito dati, mga kamukil, itong manhole na to, wala, hindi nag-function to. So, binalbag namin yung poste na to. Tapos pinagana namin yung man gate na to, ito. O, gana na to, mga kamukil, no? Binilihan ko na rin to ng padlock, ito. Okay na po to. So, pasok tayo dito. Kapag tao lang yung lalabas, dito siya dadaan, dito din siya papasok, okay? Papunta tayong loob ng bahay, so dito tayo dadaan. O, kung halimbawa naman papunta ka dun sa likuran, may sadya ka, tapos ayaw mong dumaan dito sa loob, pwede din dumaan dito. Nilalagyan ko rin siya ng daanan, no? And then, yung pagka-flooring ko dito, naghahagdan-hagdan siya, no? Pwedeng pero yung sloping talaga dito, mga kamukil, ng flooring, papunta dun. Nandun yung pinakamalaking ano ko namin. O pinalagay ko. Itong labasan ng tubig. Ayan. Dito siya babagsak lahat ng tubig. Mula dun, babagsak siya papunta dito. Right? So ngayon, dahil tapos na tayo sa labas, mga kamukil, no? Pasukin natin yung loob para yung mga nag-aabang, mga nagtatanong, and then yung mga nagtatanong magkano yung gastos, sorry po, hindi ko po yan masasagot. So, kasi hindi naman lahat ng project o kahit na magkasing laki kayo ng floor area na ipapagawa, hindi naman pari-pariho yung design. So, bawat project, kanya-kanya po gastos na mangyayari, no? Hindi magkapariha. So, bago tayo papasok dun sa loob, may kunti tayong makikita ang design dito na ginagawa, no? So, tinatrabaho namin. Naglagay ako ng flower box. And then, nilalagyan ko yun ng set design, no? So, ginawa ko rin siyang dark brown at saka white. Yan. So, ginagawan ko siya ng kahoy. Ito yung pinagkakaabalahan ko nung Lunes siguro ng gabi yun, linggo ng gabi. So, ito, yung trinabaho namin.
O, dark brown siya with matching white. Ganun din yung ating railings. Papunta doon, no? O, yung white, dito ko siya kinulay sa mismong ano niya, kahoy. Ano? So, yung misa natin na walang kabuhay-buhay dati, ngayon nilagyan natin ng buhay, no? So, ayan na. May upuan. 6-seaters po yan. O, pagdating dito sa ports, ayan, nakaano pa yung ilaw. So, ikakabit na lang i-screw namin yan ngayon. Madali lang naman yan. May nilagay din ako dito, mga kamugil. Napansin nyo ba? May nilagay din akong kakaiba dito. Dahil Pasko siya, Christmas na, December na, mga kamugil. So, bigyan natin ng liwanag ang ating Pasko. Right. Yan, mga kamugil. Oh. Napakasimple. No? Diba? Oh, masarap magtambay dito tuwing gabi. Yan, no? Oh, Jason! Shout out, son! So, mamaya, mga kamugil, pasukin natin yung loob. Ayan, pasilip tayo dito sa loob. So, mag-ano muna ako, mga kamugil. Mag-compute muna tayo ng sahod ng tao. Kasi aalis kami ngayon, mga kamugil. No? Padabaw na.